Yo, what's up guys? This is Hip Hop Mentality and this video pag-uusapan natin ang patama ni Ace Vibe sa Ghetto Dogs, ang napipintong collaboration ni Shanty Dope at Flo G, ang Facebook post ni Tiwakal tungkol kay Badang at iba pa. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, abay mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos related to Pinoy Hip Hop. Huwag niyo rin kalimutang bisitahin ang official Facebook page ng Hip Hop Mentality. Nag-post si Ace Vibe sa kanyang official Facebook account na tila patama para sa mga Ghetto Dogs. Ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Nakisalamuha sa iba't ibang uri ng tao, tinahak ang eskinita na puro dumi ng aso." At kung mapapansin mo, ito ay kanta ni Ludi way back 2013 sa album na Ultrasound. At ang titulo ng kanta ay Abante, featuring Kat Agarado, vocalist ng bandang Sino Si Kat. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment yun na lang sa comment section para ating mapag-usapan. At ito, parang may magaganap na collab sa pagitan ni Shanty Dope at Flo G. Ito ay nang magpalitan ang dalawa ng comment sa comment section sa isa sa post ni Shanty Dope. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment yun na lang sa comment section para ating mapag-usapan. Nag-post ang producer ng Bebe Boys at pinatamaan ang mga nang-didis sa Bebe Boys. Ayon sa kanyang post, quote, "Yung mga nang-didis sa Bebe Boys na never heard, parami muna kayo ng subscriber. Wala kayong hatak. Target lock to. Trabahuin nyo na channel nyo. Pag napantayan nyo yung amin, tsaka kami sasagot." At connected sa post na ito, dito nagustuhan ni Mr. Sinister, isa sa naglabas ng diss track para sa Bebe Boys. At ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Ganito kasi yan, BG Bawel, Steve Rowell pala. Ayaw mo sa mga small time. Kasi alam mong masakit makapuwing ang maliliit. Sige, kapag napantayan ko na subscriber ng channel nyo, babalikan ko kayo." Unquote. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod ang paggawa ng diss track ng Bebe Boys sa mga miyembro ng Salbakuta. At naglabas na rin sila ng kanilang mga alter ego, ang Barurut Boys. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment nyo na lang sa comment section para ating mapag-usapan. Nag-post si Crazy G sa kanyang official Facebook account. At sa post na ito, pinagtanggol niya si Badang. Ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Ba't ba trip na trip nyo si Badang? Pag may galit ba sa kanya, dapat lahat ba kayo galit din? Natural ang pagkakamali sa isang tao, mga tol. Pero hindi hila pababa ang paraan para baguhin ang tingin sa kanya. Bagkos, tulungan natin siya makabangon ulit para maiayos niya kung ano man yung pagkakamaling nagawa niya. May pamilya din yung tao at nakikita kong pinipilit niya pa rin na makabalik at hindi mawala sa eksena. Tandaan niyo, ang buhay ay hindi natatapos lang sa pagkakamali. Lahat ng tao may tsansa para magbago. Depende na lang yan sa taong nakatingin. Oops, huwag kayong mabadtrip sa akin ha. Minsan na rin akong nabadtrip sa kanya, pero inisip kong mabuti kung dapat nga ba. Pero wala akong nakitang dahilan, kaya binago ko ang pananaw ko kay Badang. Isa lang ang alam ko, si Badang at ang kanyang dating grupo ay isa sa mga naging tulay ko nung ako'y nag-uumpisa. Sila ang boses noong henerasyon ko. Kabisado ko verse ni Badang sa palasyo. Mayabang si Badang, kupal si Badang at kung ano-ano pa si Badang. Pero tol, may karapatang pang tao yan. Kaya sana kahit papano, maisip nyo din yun. Anyway, magandang gabi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ingat lagi, love na love ko kayong lahat." Unquote. Oo nga naman, si Badang ang isa sa naging pioneer ng Pinoy Rock. At sa kabila na nangyari sa kanya, pinipilit niya pa rin maging aktibo sa eksena ng Pinoy Rock kahit maraming nambabash sa kanya. At dun pa lang, makikita mo na ang pagmamahal niya sa kultura. At connecta sa post ni Crazy G, nag-post din si Ace Vibe sa kanyang official Facebook account na ginaya niya ang mga phrases sa post ni Crazy G, pero si Skastakli ang subject. Ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Ba't ba trip na trip niyo si Skastakli? Pag may galit ba sa kanya, dapat lahat kayo galit din? Natural ang pagkakamali sa isang tao, mga tol. Pero hindi hila pababa ang paraan para baguhin ang tingin sa kanya. Bagkos, tulungan natin siya makabangon ulit para maiayos niya kung ano man yung pagkakamaling nagawa niya. May pamilya din yung tao at nakikita kong pinipilit niya pa rin na makabalik at hindi mawala sa eksena. Tandaan nyo, ang buhay ay hindi natatapos lang sa pagkakamali. Lahat ng tao may tsansa para magbago. Depende na lang yan sa taong nakatingin. Oops, huwag kayong mabadtrip sa akin ha. Minsan na rin akong nabadtrip sa kanya. Pero inisip kong mabuti kung dapat nga ba. Mayabang si Skasta, kupal si Skasta at kung ano-ano pa si Skasta.
Kaya sana kahit papano, maisip nyo din yun. Anyway, magandang gabi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ingat lagi. Love na love ko kayong lahat. Unquote. Sa totoo lang, natatawa ako habang binabasa ko to. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan. At sa part ng video na ito, ating i-feature ang mga bagong release na kanta mula sa mga artist. Ayon sa sabi ni Tae, nung ako'y musmus pa lamang ay marami ka patutoy na dapat na pagkaralan. Tumingin ka sa taas at magmasid-masid ka lamang para pagdating ng araw ay di ka nila tawanan. Ay habang lumalaki, maraming pagkakamali, marami din na sayang na oras at isinatabi. Namalalansangan, mahirap na kababayan na tila gutom lamang na di kaya nilang iwasan. Ako'y Pinoy sa isip, salita at sa gawa, ngunit nahahati pa rin ang mabuti sa masamo. Kaya harap sa salamin kung sino ang natutuwa tutuwa, na kaya mong ipagmalaki ang sarili mong bansa. Kaya Pinas, tuloy ka lang sana sa iyong pagbangon. Huwag na huwag mong kalimutan na meron pa mag-aahon. Bilang kabataan na nakikinabang sa kahapon, ay kasama niyo kami sa malawakan na pagbangon. Kahit pa sabihin mo nila ako'y bata pa, hindi ko pa raw alam kung paanong humibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay how shall, what's up, mga mukhang kulisap. Dapat kayo sinasabihan ng tap. Gumagamit ng monggi para magpapogi. Kumag na pabebe na maliliit ang titi. Why so angry ang mga angry bird? Nababad trip na ba kayo mga jerk? Sa simpleng line ni Charlie Mac nagpa-apek. Isang rhyme lang lahat kayo ay natuleg. Gumawa ng mga diss, sunod-sunod pang. Tapos sasabihin nyo di kayo napikon ha. Eh parang medley nga ang ginagawa nyo. Wala ng music planet pero pinapausin nyo. Gunggong, koli-koli, ginggang, koli-koli. Dahil kay sinto-sinto, umasenso ang mga leche. Kung kayo lang, malamang walang dating. Sinto-sinto ang nagdala sa revenue nyo na naging. Sumandal sila sa taong may sakit sa utak. Kaya dumami ang subscriber nila. At yun, abang-abang na lang sa mga paparating na hip-hop content related to Pinoy hip-hop. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe.